Dahil sa pop culture, nakakuha ng reputasyon ng mga Viking bilang malulupit na mananakop na naglalayag sa nagyayelong dagat sa hilaga upang magnakaw sa mga nayon. Ngunit sa realidad, higit pa sila sa mga mananakop na may palakol. Sila ay mga bihasang magsasaka, tagapagtayo, mandaragat at manlalakbay. Sa kanilang mahahabang bangka, tumatawid sila ng malalawak na karagatan at nakatuklas ng mga malalayong lupain bago pa man ang ibang mga Europeo. Ang panahon ng Viking ay nagtagal mula humigit kumulang 790 AD hanggang 1066 AD. Sa panahong ito, nagkamal ang mga Viking ng kayamanan, kapangyarihan at teritoryo. Inayos ang kanilang lipunan at binuo ang kanilang komplikadong mitolohiya. Isang dahilan kung bakit sila sikat sa modernong kultura ay ang mga makukulay na karakter mula sa kanilang kasaysayan tulad nina Eric Bloodaxe, Bjorn Ironside, Ragnar Lothbrok, Eric the Red, Ivar the Boneless at Leif Erikson na nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan ng mundo. Sa kanilang tugatog, ang mga Viking ay isang puwersa na kinatatakutan sa kasaysayan ng Europa. Ang kanilang kultura ay kakaiba, hindi nakatali sa isang bansa at walang sentral na pamahalaan. Habang sinasakop nila ang mga banyagang lupa at naghahanap ng mga bagong teritoryo, hindi nila sinusubukang bumuo ng isang magkaisang imperyo tulad ng mga Romano o iba pang mga imperyo. Ang nagbuklod sa kanila ay ang kanilang pinagmulan sa rehiyong Scandinavian, Finland, Sweden at Denmark. Ang mga mapanghas na pakikipagsapalaran ng Viking ay naitala lamang sa mga saga at kronika pagkatapos ng ilang siglo. Ang mga kwentong ito ay malamang na may mga palamuti na nagbibigay sa atin ng kapanapanabik na kwento ng mga bayani at alamat ng lakas. Ang mga Viking ay may pagnanasa sa pakikipagsapalaran, naglalayag mula sa kanilang mga hilagang lupain patungo sa mga baybaying bahagi ng Europa kung saan malayang bumungad sa kanila ang kayamanan at kultura ng Europeo. Noong 793 AD, sinira ng mga Viking ang isang monasteryo sa baybayin ng Lindisfarne sa British Isles. Ang tagumpay ng pag-atake at mga kayamanang kanilang nakuha ay nagpasidhi sa kagustuhan ng mga Viking na nagbunsod sa kanila na hatiin ang kanilang oras sa pagitan ng pagsasaka at pagsalakay sa mga baybayin pamayanan sa Britanya at higit pa. Ang mga Viking saga ay puno ng mga karakter, kabilang dito si Ragnar Lothbrok, isang tauhan na nagdulot ng debate sa mga historyador. Karamihan sa kanila ay naniniwalang si Ragnar Lothbrok ay hindi isang totoong tao kundi isang pinaghalong iba't ibang totoong tao. Ang kanyang pangalan na nangangahulugang maruming pantalon ay isang palayaw at siya ay kilala sa kanyang kawalanggalang sa mga relihiyosong artifact at mga gusali. Pinamunuan niya ang mga pagsalakay sa mga simbahan at monasteryo sa British Isles at France at sinabing sinalakay pa niya ang Paris noong 845. Ang kamatayan ni Ragnar Lothbrok ay nababalot ng mga alamat. Isang kwento ang nagsasabing siya ay namatay dahil sa sakit, habang ang isang kwento naman ay nagsasabing siya ay nahuli ng isang hari ng Northumbria at itinapon sa isang hukay ng mga ahas. Ang kanyang kamatayan ay di umano'y nag-udyok sa kanyang anak na si Ivar the Boneless na maghiganti. Si Ivar sa kabila ng kanyang pangalan ay isang brutal at tusong mandirigma na nanguna sa isang malaking pagsalakay na kilala bilang Great Heathen Army noong 865 na naglalayong sakupin ng England at magtatag ng isang pamayanan. Si Ivar the Boneless ay hindi lamang ang anak ni Ragnar Lothbrok na nakaapekto sa kasaysayan ng Europa. Si Bjorn Ironside, isa pang anak, ay naging hari ng Sweden at nagtatag ng isang dinastiyang tumagal ng ilang henerasyon. Sa kabila ng kanyang pagiging hari, patuloy si Bjorn sa pagsalakay at pagnanakaw sa mga nayon na inaatake ang mga baybayin ng France at Spain at sinakop pa ang Mediterranean noong 860. Si Harald Fairhair naman, ang unang totoong hari ng Norway, ay pinag-isa ang ilang maliliit na kaharian ng Viking sa ilalim ng kanyang pamumuno mula 872 hanggang 930. Siya ay tinuturing na ama ng Norway, bagaman may iba't ibang opinyon tungkol sa kanyang pamumuno.
ang kanyang anak na si Erik Braddax ay umupo sa trono ngunit hinarap ang karahasan at patayan kasama na ang pagpatay sa kanyang mga kapatid na humamon sa kanya. Sa huli, nagtatag si Erik ng isang pamayanan sa York sa mga British Isles at nagpatuloy sa pagsalakay. Sa panahon ng pamumuno ni Harald Fairhair, ang pamilya ni Egil Skalla Grimson ay nanirahan sa Iceland. Si Egil na ipinanganak noong 910 ay isang matapang na mandirigmang Viking at isa sa mga pinakadakilang makata ng Scandinavia ng kanyang panahon. Nagsusulat siya ng mga epikong tula na tinatawag na Skalds na nagtatala ng mga labanan at makasaysayang pangyayari. Noong 960, ang hari ng Denmark na si Harald Bluetooth ay nagkaroon ng anak na nagngangalang Swain Forkbeard na kalaunan ay inagaw ang trono at sinalakay ang London. Kilala sa kanyang biyak na balbas, si Swain ay kinoronahan bilang hari ng England noong Pasko ng 1014 ngunit namatay pagkalipas lamang ng ilang linggo dahil sa pagkahulog mula sa kabayo. Ang mga Viking na sumasamba sa kanilang mga diyos na pagano ay nakatagpo ng Kristyanismo habang ito ay kumakalat sa Europa. Ang ilang mga Viking tulad ni Olaf Tryggvason ay niyakap ang Kristyanismo, madalas na gumagamit ng puwersa upang gawing Kristyano ang iba. Si Olaf ang naging unang Kristyanong hari ng Norway at naghangad na palaganapin ang Kristyanismo sa Iceland at Greenland. Kinuha niya si Leif Erikson, anak ni Erik the Red, upang tulungan siyang gawing Kristyano ang mga pamayan ng Viking. Si Harald Sigurdsson, kilala bilang Harald Hardrada, ang huling dakilang pinuno ng Viking. Ambisyoso at tuso, naglakbay siya ng malawak at nag-ipon ng kaalaman at kayamanan. Nang bumalik sa Norway, nakipagdigma siya sa Denmark hanggang sa tulad ng maraming dakilang Viking bago siya, itinuon niya ang kanyang pansin sa mga British Isles. Pagkamatay ni Edward the Confessor ng England na walang tagapagmana, isa siya sa mga naghangad ng titulo. Nang hindi niya makuha ito, nakipaglaban siya sa bagong hari na si Harold Godwinson sa labanan noong 1066. Tinamaan siya ng palaso sa leeg na nagbigay ng tagumpay kay Godwinson. Gayunpaman, ang tagumpay ni Godwinson ay hindi nagtagal dahil ilang linggo lamang ang lumipas, natalo siya sa labanan ng Hastings kay William the Conqueror. Ang panahon ng Viking ay isang panahon ng pagtuklas at pagpapalawak, ngunit puno rin ito ng digmaan, kalupitan at karahasan. Ang reputasyon ng mga Viking bilang mga barbaro ay nararapat, ngunit hindi ito ang buong kwento. Habang ang pagsalakay at pagnanakaw ay karaniwang gawain para sa mga Viking, sila rin ay mga dalubhasang mandaragat, manlalakbay at mananaliksik na nagkolonisa sa Iceland at Greenland. Ang kanilang mga pagsalakay sa Greenland at Europa ay nagbago ng kasaysayan ng kanluran magpakailanman. Ang kanilang uhaw sa dugo at pakikipagsapalaran ay nagdagdag sa kanilang mga alamat at ginawa silang mga bayani sa pop culture ngayon.